And start recording, mga kalapida. Welcome sa isa naman reaction video. Ang sakit na nilalamunan ko. Okay, ganito yan, mga kalapida. So yung reaction video natin, ito yung hiramin natin yung video ni Real Talk Darbs. Dito tayo maggagawa ng reaction video. So, ano yung reaction video natin? Yung royalty issue ng SB19 tsaka ng Showtime. Okay, pakinggan natin. Alam ko na topic na rin to ni Attorney Libayan. Kasi na-feature siya dito sa Real Talk Darbs. Okay? So, panoorin natin, mga kalapida. SB19, masyado na bang gahaman sa pera? Kasi pinapagbayad na muna ang It's Showtime bago ma-play ang music nila. Gusto ko po mag-TikTok. Kasama si Kuya Bong. Oh! Anong sayo yan? Geto. Let's go. Bawal. Araw. Bawal. Naningin na sila. Yung rapa libre, are you trying? Talaga? Hindi ba good promo yun for the music industry? Talaga, hindi ba good promo yun? Good sa inyo. Kasi hindi kayo magbabayad. Ayun, so special dito sa special guest si Attorney Libayan, di ba? So eto, pagdating sa batas, syempre, papasok tayo dyan. Di ba? So, shoutout ulit Attorney Libayan at na-feature ka sa Real Talk Darbs. Kahit maliit na segment, di ba? So, yun, nagsalita si Ann Curtis. Panoorin natin ulit. Hindi kung ayaw yung paggamit, itiwag. Oh, ito yung manager ni ni Rapi Tulpo. Ay, ganun lang pala. Pero, sayang. Pamaya. Pero, sayang. Pamaya. Eh, di kayo na lang yung kumikita. Tapos, ang sila, promo-promo. Oh, tama si Attorney dyan, di ba? Sila, promo-promo na lang. Tapos, ang kumikita yung Showtime. Very good ano yun, ha? Very good na argument yun. Akala mo si Ann Curtis, hindi siya artist. Yo, what's up? It's Real Talk Darbs, sa pambansang good sa Marites ng Pilipinas wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga current issues ngayon. Dito pakinggan natin kung ano yung ano ni RTD. Kung ano yung mensahe niya dito, kung ano yung takeaway niya dito. Tapos magre-react tayo sa video niya, okay? Sa Pilipinas. Today, we're gonna be talking about another hot topic patungkol sa boy band na SB19 at Showtime host na si Vice Ganda at Ann Curtis. Nakamakailan lang ay nagkaroon ng conflict. Totoo nga ba na okay lang maningil ang SB19 para sa kanilang mga kanta? Siyempre. Masyado na bang entitled kasi nagpapabayad na sila? Siyempre. Bilang artist, ano ang mararamdaman mo kung ang pinaghirapan mo ay hindi man lang na-acknowledge at binayaran? Tama. And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. But first, let me give you a brief context. SB19 is a Filipino multi-awarded 5-member boy band na binubuo ni Pablo, Josh, Stel, Ken, at Justin. Ilan sa mga awards na kanilang natanggap ay Mix Music Award for Song of the Year, Awit Award for Most Streamed Artist, Awit Award for Best Pop Recording, Awit Award for Most Streamed Song, at marami pang iba. Ako hindi ko kilala itong SB19, pero dahil nakita ko lang yung mukha ni Attorney Libayan dito, so tinignan ko kung ano yung content ni Real Talk Darbs. So, kukonect siya sa batas talaga. Okay, tuloy natin. Nakilala ang SB19 sa song na Mapa, Bazinga. Ah, sila yung kumanta ng Mapa. Maganda yun ah, yung Mapa na yun. Nakakalungkot. Okay, tuloy natin to. No? Love. At ang recent nila na kanta na Gento. While the Noontime Variety Show na It's Showtime is going on their 14 years with their main host Vice Ganda, Ann Curtis, Song Navarro, Jong Hilario at marami pang iba. Now, let's go back to the issue. Last May 19, ni-release ng SB19 ang kanilang new single na Gento. At agad naman itong nag-viral sa TikTok dahil sa steps na ito na may pakaldagpa. Gento! Fast forward sa segment na Isip Bata, June 10.
Ang alam ko, halimbawa yan, ginagamit sa TikTok yan, di ba, yung ganito. Alam ko, bayad yan eh. May royalty yan. So, kaya nasasayaw nila yan sa mga, ano, sa mga TikTok. Pero kung halimbawa, nagpapatugtog ka, tapos halimbawa, yung sounds mo mismo sa background mo, yun yung gagamitin mo, eh, pwedeng makopyright yan. Okay, tuloy natin. In 2023, isang contestant ng nasabing segment na umaya kay Jong Hilario na sumayaw ng Geto. Geto! Game naman sana si Jong Hilario, however, nang patugtugin na sana ito, ay biglang sinabi ng staff, let's go! Bawal. Other hosts like Vice Ganda and Ann Curtis were shocked dahil for the past days ay napatugtog naman nila ito sa show. Naningil na sila. Naningil na. Pabirong? Hindi, tama naman, di ba? Nagbe-benefit sila eh. Ang entitled, yung It's Showtime. Hindi yung SB19. Di ba? Hindi ko alam kung SB parang Corolla lang, no? Small body. Hindi. Joke lang. Pero maganda yung mapanaanta nila. Yun lang siguro. Alam ko. Okay? So, ang nagiging entitled dito, hindi si SB19 kung hindi itong sila Vice Ganda. Okay, tuloy. Sinadjust ni Vice Ganda na why not ang song niya na lang na rap. Rapa libre. Are you trying? O, diba? Pabeda. Pabeda. Bukod dito ay bigla ding humirit si Ann at ang sabi niya, ano ba? Hindi ba good promo yun? Sa inyo, porkit ano, lalabas sa Showtime, ano, good promo. Ayan na, umiinit na naman ulo ko. Pagdating sa inyo, good promo. Diba? Bayad kayo royalty, gamitin nyo. Kasi ginamit nyo na pala ng ilang beses eh, diba? Ano, music industry? Ay, ganun lang pala. Pero, sayang. Mamaya. Now, kung nalilito pa kung bakit may bayad, ang issue na nare-relate dito ay ang public performance royalties. Wherein, na kapag ang isang kanta ay na-feature sa isang commercial environment, it should be compensated. Sabi pa dito, public performance royalties are royalties that are collected when a song is played in a commercial environment such as radio, TV channels, clubs, restaurants, and everything in between. Okay, sa clubs, hindi naman masyadong ano yan, hindi naman masyadong naka-copyright or nagbabayad ng royalty kasi yung club hindi naman naririnig yan ano eh, publicly eh. Unless may nagvi-video, nag-live, marinig yan. Diba? Tapos narinig na may-ari yung tugtog niya. It's pwede siyang maano, copyright. Pero kadalasan ng mga DJ, eto mga kalapid, kadalasan ng mga DJ, yung mga dinadownload nilang mga music is may mga bayad na para pwede nilang maipatugtog sa YouTube or sa Facebook or sa mga club. Okay? So, hindi sila yung nagda-download sa YouTube para tawag dito magpatugtog ng copyrighted material na ano na music, 'di ba? So maingat din yung mga DJ. Kahit ano ay panoorin niyo sa ano, meron silang binabayaran na yun yung kukuhaan nila ng tugtog. Okay, sila. Tapos ano, ako hihingi. Bayad na yun, 'di ba? Okay, tuloy. Moreover, according to Sano Suite, music royalty is payment made to rights holder, including songwriters, recording artists, and intermediaries for the license use of their work. Meaning to say that whenever there is a song played on TV, ang mga owner ng kanta ay entitled na makatanggap ng certain amount of... Oh, tama yun. So entitled talaga sila. Bakit? Sila may-ari nun eh. In addition to that, ang mga ilang kanta ay may tinatawag na exclusive at non-exclusive licenses kung saan maaari lang i-play ang kanta nila ng certain entities as long as they pay the fee. Yes. And in this case, sa kantang Gento ng SB19, posibleng meron din itong exclusive license that permits them to have a right to choose who can play their song and how much they should be paid. Ayan, katulad nun sa TikTok. Kung sa TikTok, sasayawin mo yung Gento, bayad yan eh. Yung royalty na tinatawag. So, dun din kumikita sila, no? Sila SB19. Diba? So, karapatan nila yon.
for it. However, take note na hindi lahat ng kanta ay equal ang pagtrato in terms of royalties. Different songs have different rates. Depende sa agreement at other factors such as popularity ng kanta, yung haba or duration ng pagplay nito, at marami pang iba. So, yes, tapos meron pa, halimbawa, ano, gusto mong gumawa ng cover, gusto mong gumawa ng copyrighted na kanta, or gusto mong magpatugtog ng copyrighted na kanta, tapos yung channel mo is may monetization na, namomonetize na, it's either pwede kang magpaalam dun sa owner nung kanta, mag-email ka, paalam ka, pwede kayo maghati sa kita. So, pwede mo magamit yung music niya kung nag-reply back sa'yo. Okay? So, at least yun, iwas copyright, iwas kaso. Diba? Okay, tuloy. So, kung may magbabayad ka kahit kung royalty singilin or kung viral yung magiging video mo na alam mo, eh, sasabihin mo, hati tayo sa kita, pwede rin naman yun. So, depende yun sa mapag-uusapan nyo. So, pwede kayo magpaalam na kaagad sa owner, diba, nung kanta o nagagamitin nyo. So, dito sila Showtime, eh, patugtog ng patugtog na hindi sila nagpapaalam siguro kay SB19. Kaya yun, nasita na sila. Ayun, so, pinagbabayad siguro sila na royalty fee. Diba? Okay, so, tuloy natin muna to. Either way, may karapatan ang SB19 na mag-demand ng payment. And same to its Showtime. They have the right to refuse to pay if they do not agree sa terms ng SB19. Ayun. Diba? E di wag din nila ipatugtog kung ayaw nila din ng terms ng SB19. Problema ba yun? E di wag! Dahil dito, nag-spark ito ng backlash online na nakatanggap ng iba't ibang sentiments mula sa mga netizens at mga kilala na artists. Gaya na lamang ni Sam Concepcion, pay artists their royalty. Ayun! Kasi si Sam Concepcion ay kumakanta din. Diba? Tama yun. Tama yun. Tama yan. Tama yan. Maganda yung comment ni Sam. Diba? O kahit nasa channel to si Sam dati eh, or hindi ko alam kung nasa channel to pa rin yan. Pero yung comment niya hindi bias, di ba? Hindi siya yung kakampi dun sa kabila dahil ano, kakilala niya or mga kaibigan niya. Maganda yung ano niyo, pay their ano, royalties. At ang isa rin sa winners ng Awit Awards 2020 na si Tyro Alfaro, sabi niya, "Wait, bakit issue to? Hindi pala common knowledge ang usage na official equals bayad? Hahaha, how do you think composers make money?" Mapapansin naman na karamihan sa mga netizens ay nagko-comment ng respect at support local artists. And there are a lot of netizens who express their well-thought of opinion with regards to this matter. Sa ngayon, wala namang recent statement dito ang SB19 at the time of recording this video, as well as the Showtime hosts. So, what are the three things we may be able to learn from this kind of situation? Number one, no work is insignificant. Kakaunti ang nagpo-pursue ng music, arts, sports, and the likes. Because some people think, mapapakain ba niya ng pamilya mo? I hope that this generation will debunk that kind of mindset. Tama. Pero ngayon marami na lang artist, 'di ba? Na yun na yun, bahala ka, ikaw na nga magpaliwanag. Namimental block ako eh. I am a graduate of nursing and a licensed nurse myself, but I am now a full-time content creator. And even though I'm not pursuing the degree that I gained, I know that I am still helping people in other ways that I know how. Remember that there are many ways to make a difference in someone's life. Number two, some free things often come at a hidden cost. Alam nyo kung anong mahirap kapag nasanay na ang tao sa libre? They will take it for granted in the long run. Yun ang hidden cost. That's the hidden cost. When you think na walang mawawala sa'yo, meron pala. Yun, diba? Inabuso. Yun yung hidden cost. Kasi nasanay nga sa free. O, diba? Tapos ngayon, nung pinatigil, magre-react kayo. Wow, promo. So, tama si Attorney Libayan dun, ha? Kasi may batas. May batas tayong dapat sundin. Okay?
Tignan natin kung matatouch ni ano to ni RTD. The idea of something being free is often an illusion. Someone has paid for it. Remember that greater things are not cheap. The price we pay for something often reflects its quality and value. So when you invest with greater things, you can expect a greater result. Yes. Three, supporting locals is not just about purchasing their work. It's about investing in the creativity, culture, and soul of the community. But I would like to emphasize that it should not be limited to artists. It should also be applied to anything local. Kung kaya natin sumuporta ng foreign artists or... Kaya kayo guys, supporta na sa channel ko. Pindut na. Hindi, baka ako naman i-copyright ni Kuya Badong. Joke lang yun ha. Subscribe na. Sana ganun din dito sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi na bumili sa mga taong ito. It's actually more than that. I am addressing those people who has the power to invest in them. Ako, kala ko andyan si Rapid Tulpo. Patay tayo dyan. Invest with their vision. Support their goal. Offer assistance when possible. Remember that every artist was once an unknown talent. Sa katunayan, bago sila sumikat, marami din silang naging bashers. Some people even actually call them a try-hard K-pop group. Ang jologs daw tingnan. And honestly, isa ako sa mga taong nagsabi nun before. Buti na lang hindi ko nakita yung ano no, SB19. Narinig ko lang yung kanta. Diba? Pero yung mapa lang. Kasi maganda talaga yung mapa. Matindi yung tatak nun. Okay, tuloy. But see, may mga naniwala sa kanila at sumusuporta na. Sa totoo lang, right now, isa na ako sa super fan ng SB19. Because they were... Oh yun, nagpaka-jologs na rin si ano. De joke lang RTD eh. To go through all of those doubts and rise up from that and became great. They are not just a local artist. They are renowned worldwide. Well, o di congratulations kay Art... congratulations sa SB19, di ba? So, showtime, paki-respect naman. Hindi kayo yung nagiging entitled, hindi yung SB19. Di ba? Entitled na feeling nyo kayo, hawak nyo lahat. Ganon, di ba? Kasi yun yung nakikita ng mga, ewan ko ba, basta channel to, tsaka ano? Real talk. Ito, real talk na. Tignan natin kung real talk to, ba real-realan lang. Have you ever heard the statement of ignorance of the law excuses no one? Kasi sabi lang ni Rafi Tulfo yan kanina. Dun sa mga videos. Ayan, nakasabi lang ni Rafi Tulfo yan dun sa video niya sa Wanted sa radyo. Okay, ignorance of the law daw excuses no one. Pero ang dami niya, ang dami niyang law na sinigasaan na, ewan ko, bahala kayo, panoorin niyo yun sa Attorney Libayan. Tuloy. Kung hindi pa, sana ngayon, alam mo na. I would also like to inform you. Alam naman nila yan. Sasabihin ko sa inyo, ha, eto, kalokohang hindi alam ng showtime yan. Sinamantala lang nila yung ano, yung paggamit ng kanta. So, tingin ko may exploitation nangyari. Bakit? Kasi, alam naman nila na may royalty yan eh. Pero panayan patugtog nila dahil hindi sila sinisita, di ba? Alam nilang pwede, alam nilang, kalokohang hindi alam nila yung batas. May mga abogado yan. Di ba? Tinitignan lang nila kung makakalusot sila. Sa Itbulaga, lahat ng pinapatugtog nila dati, yung mga new wave, lahat yun, nagbabayad sila ng royalty. Yung mga patutugtugin nila na local na kanta, lahat yan may royalty. Yung mga papatugtugin sa mga radio station, lahat yan may royalty. Diba? Kaya kalokohan to na hindi alam ng it's showtime na may royalty fee yung ginagamit nilang kanta. Tuloy natin. That this is not just a statement, but it's actually a law here in the Philippines. Yon, batas is batas at alam nila yan. Hindi valid yung defense na, hindi ko naman alam yan. Yes. Kasi kung magiging... Alam nila yan, hindi pwede maging ano yan, hindi pwedeng defense nila na hindi nila alam. May mga abogado sila, no? Huwag kami showtime, ha? Valid iyang dahilan na yan, people could just simply claim ignorance to avoid accountability for their actions. I'm not pertaining to the it's showtime. And they pertain na natin kasi ito yung topic, eh. Okay, tuloy natin. Dahil iba yung point nila, okay?
I'm addressing those who could not understand why SB19 has the right to demand for a compensation kapag ginagamit ang kanta nila. Nasa batas kasi yan at protektado sila ng batas. And that's a good point. Diba? Iba talaga pagka protektado ka ng batas. Alam mo yung mga karapatan mo. Tuloy! Dahil alam nila ang karapatan nila, alam din nila kung paano ito ipaglalaban. Yes! Now, I don't think we need to bash Anne and Vice for their statements. Eh, nasa mga tao yun kung gusto nila i-bash. Pero, diba, minsan kasi nagiging ano na rin eh, sobra din yung mga ano nila, yung mga nagiging statement nila, diba? Sila kasi nagiging entitled. Entitled din sila kasi eh. Diba? Ganon din kasi pag-iisip nila, kaya ganon. Kaya feeling nila ay lahat kaya nila. Diba? Tuloy natin. Muna, they were caught off guard since sinabi na agad na bawal lang gamitin. Hindi sila na-brief ahead of time, in which they should have been. But I also understand... Hindi sila na-brief. Biglang nag-request yung ano. Bigla lang nag-request yung contestant. Diba? So, hindi nila expected na papatugtugin yun. So, ba't sila magko-comment ng ganun? Dapat alam na nila yon. Pag sinabing bawal, hindi na dapat sila magtaka. Kasi alam nila yon. Diba? Pagka si Vice Ganda naman siguro, yung kanta niya gagamitin din sa iba ng walang royalty, hindi ba siya magagalit? Kalokohan yun. The disappointment dahil professional hosts naman sila. And they should have handled the situation very well. My point is, iba kasi ang constructive criticism sa pagbabash. I saw some comments na dinamay pa ang anak ni Anne. Others also... Ito. Pagka ganyan, foul na yan, below the belt na. So si Anne naman ang pwedeng bumuelta dyan pagka dinamay na yung anak nyo sa ginagawa nyong pangbabash. Si Anne naman yung pwedeng bumuelta dyan, di ba? Kasi off topic na yan eh. Diba? Off topic na yan. Drag, Vice. At protektado rin si Anne sa batas. Pagdating dyan kasi ano, may parang privacy ano tayo, lo. Diba? Personal relationship. I hope that this issue brings awareness to everyone that any form of art is a job needed to be paid for. Sana maalis na natin sa mindset na walang pera sa art, because everyone should be paid on what they do best. May pera sa art. May pera sa art. Diba? Kalokohan yun. Tuloy natin. Remember that it is not titles that honor people, but people that honor titles. Ayun, so yung may natutunan tayo, di ba? Ganun din naman yung tinuturo sa ano, sa batas natin, di ba? Para alam mo yung mga karapatan mo. So mas maganda talaga lamang kapag may alam ka sa batas. Di ba? So aral-aral tayo para hindi tayo ma-exploit, magamit ng ibang tao. Malaman mo yung karapatan mo at protektado ka pala ng batas. Diba? So, yung due process, lagi niyong tandaan na ito ay gumagana sa ating bansa. Diba? So, maraming salamat mga kalapid. Maraming salamat, Real Talk Darbs. At natutuwa ako na feature si Attorney Libayan doon. Okay? And stop recording mga kalapid ah.